Hello! Magandang magandang araw dyan sa Pilipinas at sa lahat ng aming palangga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo talaga naman. Alam kong excited kayo at inaabangan ninyo ang ating bisita today. Kaya naman, hindi na natin siya patatagalin dahil marami kaming pag-uusapan. Ayun na. Eto na siya. Hello! Kumusta, Attorney Glenn Chong? It's been a while. May higit Hello, ma'am. Isang taon. Kumusta na po kayo? Wala pang isang taon. Ah, wala pa ba? Ano nga ba yun? Ah, yeah. Ah, June. Oh, higit isang taon na wala pala. Wala pa, wala pa. Yeah. June, inauguration. The last time na nagkita tayo, inauguration, right? Ah, yeah. Oo, oo, oo. Yeah. That would be June 30. So, wala pang isang taon. Yeah. Wala pang isang taon. But I was already out of social media for about a year. About although a intermittently, year. Nagpo-post ako, yeah. Yeah. And hi to everyone. Magandang yes. hapon po sa inyong lahat dito sa Pilipinas and good day to everyone all across the world. All right. So mga kaibigan, mga palangga, so sa nagpa-follow sa amin ni Attorney Glenn Chong, alam niyo naman na partner kami sa pakikipaglaban sa Smartmatic, sa sindikatong Smartmatic. Kaya naman, kukumustahin natin si Attorney Glenn Chong, pero bago natin pag-usapan ang Smartmatic, Attorney, kasi nakita ko na nag-post ka na nasa regional trial court ka, I think a day ago. So, kumusta na po ba yung ano, yung case ni Richard Santillan? No, actually, I declared that was ma'am, that was last yesterday, kahapon yesterday. Yun. Kahapon. When I posted it, that was our hearing. Mm-hmm. Actually, marami pong nagtatanong, marami pa rin yung interesado sa kaso ni Richard Santillan. Yeah. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, yung nanay po niya pumanaw na po last month. Yeah. About 3 weeks ago or about a month ago. Yeah, about a month ago. And siya lang yung, of course, nandun naman yung misis ni Richard, yung mga anak niya. Okay. Siya yung katuwang ko palagi sa korte because I'm the private prosecutor doon mm-hmm. sa kaso. Now, nung kasagsagan ng kampanya ng eleksyon, nung 2022, actually, sumuko yung 15. Kasi di po ba 20 po yung pumatay kay Richard na mga pulis. Mm-hmm. Nag-torture, pumatay kay Richard. 20 po sila. Nauna pong sumuko yung dalawa. Tapos may namatay pong dalawa. Yung isa bago na COVID, yung isa na COVID. So 18 na lang po yung pinag-uusapan nating akusado. Kasi namatay nga po yung dalawa. So yung dalawa sumuko, so meron pong 16 na natira. 16. So, noong February 2022, may sumuko pong 10. Then, ng March 2022, may sumuko pong 3 at 2. So, 15. 15. So, nag-hearing kami noong April and then nag-move po ako sa korte na yung next hearing after na lang po ng eleksyon na tinanong po ako ng judge, bakit ba? Sabi ko, magbibilang pa po kami ng boto. And then, tinanong niya ako, saan ka ba? Sabi ko kay Bongbong Marcos. Sabi niya, sige, mag-hearing tayo after na ng eleksyon. So, naset po kami ng, I think it was May 28 or June 1 kaya yun. Mm-hmm. So, from then on, nag-hearing kami halos every week from June to November 10. November 10 last year. Yung last na witness ko po doon si Dr. Erke. And I was very grateful kasi maayos yung pag-testify po niya doon sa torture ni Richard. And then after that, bail hearing pa po ito ha, ate, ma'am, mga kababayan, bail hearing pa po ito, hindi pa po ito yung main trial. So, kasi nag-file po sila ng petitions for bail, so i-resolve po muna natin yung petition na makapiansa sila o hindi. So, siyempre okay. Kami sa prosecution, ayaw namin yun. So, nagpalabas si judge ng order, yung 8, dinilay yung bail, yung 7, green and yung bail. Doon sa 15 na sumuko. So, may motion for reconsideration po ako doon na pending. And then, sumuko yung isa, yung last na isa na natira. Okay. Sumuko po siya noong April 27 or April 29. Last month, sumuko po siya. So, last dahil month? Oh, wow. Natapos na po. Yes. So, kompleto na po siya. Okay. Dalawa ang namatay. Dalawa ang unang sumuko. May sumukong 15. Tapos may isang sumuko last time. Last April 29. So, dahil natapos na po kami ng bail hearing doon sa 15, magsimula ulit kami doon sa isa. Because mm-hmm. hindi kasi pwede na
yung proseso doon sa 15, yun yung i-adapt mo dito sa isa. Sa isa. Dapat yung defense counsel ma-cross-examine niya yung witnesses namin. So, kahapon, nag-pre-trial po kami kasi nag-arraignment kami noong April, May 15. So, binasahan siya ng sakdal and then nag-pre-trial kami kahapon. So, ang next hearing namin would be June 26, July 3, July 10. Yun, ma'am. Tentatively. So, yun ang update. So, accounted na po yung 20 nag-torture, pumatay kay Richard. And nakapiit po yung 8 plus yung isa. Siyam po ang nakapiit doon out of 18 kasi yung 2 patay. Okay. Patay na. So, yun yung pong update po doon sa kaso ni Richard. So, at least attorney, no, sa tagal-tagal nating nilaban. And by the way, sa mga nakikinig po, itong nangyari kay Richard ay nagsimula po ito sa laban ni Attorney Glenn Chong dahil sa Smartmatic. At dahil sinamahan ko, actually I met Attorney Glenn Chong in 2017 personally sa Lawag at we talk about Smartmatic. Then na-meet ko po kayo, kung naalala ninyo, 2018 sa office ni BBM. We talk about Smartmatic. Yes. Lumalaban doon tayo sa electoral, Sunset Building. Yeah, electoral protest. Mm. So, ang dami na nangyari. Ang dami pero ma'am, na linawin po natin sa ating mga kababayan, 2012 pa tayo magkasama dito. Nauna ako ng 2 taon sa inyo. 20, and then 2012, magkasama na tayo. No, 2015 ako nag-start mag-vlog, Attorney Glenn, pero fina-follow ko na kayo. Pero kayo talaga yung nauna, fina-follow ko kayo sa mga hearings. So, I know na ikaw talaga ang isa sa mga matibay na lumalaban sa Smartmatic. Anyway, bibilisan ko kaya na po. Kaya the owners of Smartmatic hate me so much. Yes, yes. That's kaya nga po, bibilisan na natin kasi napaka-excited na ng ating mga kababayan, especially mga nagmamahal sa inyo dahil ang tagal niyong nawala, naging busy kayo. So, ang daming nag-uusap. Oo nga. Okay. Sa ating mga kababayan, yung mga sumusuporta po sa akin, naniniwala po. Ako po yung humihingi talaga sa inyo ng pag-unawa na wala talaga ako because every week po kaming naghihiring doon sa Makati RTC. Hindi ko po iuupo yung witness ko sa witness stand na hindi ko pa siya na kausap, na we go over the judicial affidavit bago ko siya iupo para at least malinaw and walang surprises. So, yun. So, every week, 2-3 beses ako nagmi-meeting sa witness then witness stand. So, kaya wala akong time at the time na mag-post ng mga kung ano-ano at the time. Besides, I was also observing. Yeah. So, dahil sobrang busy po kayo, medyo talagang na-miss kayo ng ating mga kababayan at ang mga nagmamahal nga sa inyo sa inyong cryptic post na I know what you did last summer. Kahit ako, nag-react ako doon. Pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga kababayan? Ano ba yung nangyari noong summer? Kasi nandoon din ako sa Pilipinas noong summertime. Alam mo naman, ma'am, narinig ko yung sinabi mo. Yung summertime is an election time, di ba? Summer ang election. Summer ang kampanya, summer ang election. So, when I said that I know what you did last summer, totoo yan. I have personal knowledge of what happened. What was relayed to me is acceptable evidence in court. Yun ang masasabi ko for now. Hindi ko po muna sasabihin because there's a right time for this. Pero ito ang ma-assure ko sa inyo, mga kababayan ko. Ano bang sasabihin ko? That is evidence acceptable in court dahil personal knowledge ko yun. Maybe I was not supposed to hear that. I was not supposed to hear that. Pero nagkataon na napasok ako doon sa lugar na yon and I heard what I will disclose to the public in due time. It has something to do with the elections. It has something to do with Smartmatic. Lalabas at lalabas ito, ipapaalam ko sa inyo publiko. This time, ito lang muna ang sasabihin ko. So tama pala yung aming mga conclusion, you know? Even bagong lipunan, you know, Roy Domingo, ay nag-react din siya dito. So ang question ko, Attorney Glenn, naniniwala ka ba na nagkaroon ng dayaan noong 2022 election with Smartmatic? Ma'am, mga kababayan, 2010 pa po, lumalaban na po ako para sa Asamblea ng Pilipino, lumalaban na po ako para sa inyo, para sa sarili ko, sa pamilya ko. Dahil ako'y naniniwala na itong Smartmatic
binibenta lang talaga yung eleksyon natin. And I have been consistent in that charge since 2010 all the way up until today, right this moment. So, nung dinaya po nila si Bongbong Marcos, si Presidente, he was not president at that time, when everybody else was not with him, iniwan siya, we were there for him. We were there. Naniwala tayo sa kanya, sinuportahan natin siya, and I paid the ultimate price with Richard's life. You cannot deny it. They cannot deny it. This administration, they cannot deny that. Na nabuwis yung buhay ni Richard Santillan because of my testimony in the Senate na binuking ko itong Smartmatic na dinaya yung 2016 elections. And if you ask me kung dinaya nila yung 2022 elections, yes. I know in my heart na may magic na ginawa si Smartmatic. You cannot trust Smartmatic, not for once, not ever. And ito mga kababayan, kaya nga, kailangan kong ilabas ito dahil gagamitin na naman si Smartmatic sa 2025 and even beyond. But I will keep my promise, I will keep my commitment. I will keep fighting for our people, I will keep fighting against Smartmatic. Ito niluluto, ito nila George Garcia, I know that. Maraming ginagawa si George Garcia and the COMELEC para ilihis tayo, maniwala tayo na hindi Smartmatic, but at the end of the day, it will still be Smartmatic, believe me. Unless magkaisa tayo lahat at labanan natin ito. I'm still hopeful that President Ferdinand Marcos Jr. will be true to his word. Tumaya kami sa inyo, yeah. Mr. President. Tumaya kami sa inyo for 6 years. Walang kapalit. We give everything. Richard gave up his life. Yeah. And we expect you to uphold your commitment to the people to give us free, honest elections without Smartmatic. I think that is very clear. Yeah, Attorney Glenn, I know. Kasi sabi ko nga, right now I'm very emotional kasi kung babalikan po natin mga kababayan na isa ako sa pinakamaingay, although si Attorney Glenn talagang head-on kung lumaban at may nagbuwis na nga ng buhay, dito sa Smartmatic. At ang pangarap lang naman natin bilang isang Pilipino na mabilang yung bawat boto. And still, you know, in the past election, hindi pa rin natin nakamtan dahil nandiyan pa rin yung Smartmatic. Talking about the president, Attorney Glenn Chong, may tinranscribe ako dito na statement niya in the past na sinasabi, ito yung statement ng ating presidente ngayon na maliwanag na ang Smartmatic ay ipinagbibili o at binibenta ang, yun nga, dayaan system, hindi ang eleksyon. Binanggit pa po niya kayo dito, Attorney Glenn. Sabi niya dito, noong 2010, mula nung pumasok ang Smartmatic, 2013, 2016, maraming instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sila sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has submitted that because on the subsequent hearing to the expose of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila. Sabi niya pa, we will study the possibility of a hybrid system. Ito yung pinaglalaban din natin, pinupush natin before 2022 election. Sabi niya, because it is very clear that we cannot trust the Smartmatic system and I hope we come the ideal. Alam naman ninyo ang dayaan noon nung manual ang canvassing, di ba? So but anyway, pinangalanan kayo dito at very vocal and bold ang ating presidente. BBM data, hindi pa siya presidente, na ayaw niya sa Smartmatic, pero ako, dismayado ako. Okay? Actually, ang dami kong sinasabi against this administration. Nalulungkot ako dahil ang dami, may nagbuwis ng buhay, pero wala pong statement yung ating presidente ngayon. I don't know kung may narinig kayo, basta ako, wala akong narinig na dinidenounce niya ang Smartmatic na dapat hindi na gamitin sa susunod na election. Actually, Ate Claire, mga kababayan, it only takes for the president to say his displeasure na hindi siya naniniwala sa Smartmatic just like he did in 2016 for the COMELEC to drop it altogether. Ito yung minsay ko kay George Garcia, don't fool us around kasi magbabantay kami sa inyo. Yung terms of reference, kung titingnan ninyo,
Sabi nga ng informant ko, tingnan mo, basahin mo yung terms of reference. Ito yung kontrata. It's all geared towards Smartmatic. Malaki ang kikitain ni Smartmatic ngayong eleksyon sa 2025, mga kababayan. Kung matatandaan ninyo, sinabi ni George Garcia na papalitan na lahat yung makina. Bagong makina ang gagamitin. Yes, because bagong makina ang gagamitin kasi magkakapera sila. Oh, how much would that be? That's about between 15 to 20 billion pesos. So, that's their interest na baguhin natin yung makina, but at the end of the day, it would still be Smartmatic, believe me. Unless mapigilan natin itong Smartmatic na dayain yung ating eleksyon. Yeah. Nakakalungkot. Sa tingin niyo po ba, Attorney Glenn, pag sinabi ng Pangulo na yung palayasin niyo na yung Smartmatic dito sa Pilipinas, dahil coming from his statement, naniniwala siya na, dinaya nga siya noong 2016. Meron ba siyang power to eject the Smartmatic from the Philippines? Mga kababayan, ma'am, the president is the appointing authority. Siya yung nagtalaga kay George Garcia sa Commission on Elections. Okay. So, isang instruction lang niya yan. Although it has not to be done publicly, privately, sabi niya, bitawan niya na yan. George Garcia will follow. Simple lang yan. Kaya nga, I'm still hopeful that the president will do what is right for this country. Alam niyang masamang epekto ang idudulot ng Smartmatic sa ating election system. Kaya nga nibabago-bago ang pamamalakad ng ating gobyerno from the local government to the national government. Dahil instead na may public accountability yung mga politicians natin, yung mga politiko natin na dapat managot sa taong bayan every 3 years. That's what I call political justice. Hindi makakamtan dahil babayaran lang nila ang sindikatong Smartmatic at Comelec at mananalo sila. Now, kung tatanungin niyo ako, ma'am, mga kababayan, kung naniniwala akong dinadaya yung election, with more reason I believe na dinaya at dinadaya nga ni Smartmatic yung ating halalan because of what I know you did last summer. Yeah. It's just so hard. Ang hirap pala, Attorney Glenn, makipaglaban. Na like you and me, sinasangkalan natin, ako lagi kong sinasabi sa aking mga viewers, sinasangkalan ko na yung alindog ko dito para sa pagbangon at malinis na halalan, pero tila bagang bigo pa rin ang mamamayan. So can you add more, or do you have something to add about Smartmatic bago ako magtanong sa ibang mga issue, Attorney Glenn? We will keep this issue alive. We'll keep on pressuring the administration to be faithful to the people. Kasi pag sinabi mong dinaya ka noong 2016, yes, at gagamitin mo sa 2025, what does it mean? Di totoo yung I know what you did last summer. Di ba? Yeah. Actually, inaabangan talaga yung I know what you did last summer na yan. We cried like there's no end. Yeah. Na dinaya si BBM no 2016. And then nanalo ka sa 2022. Tapos gagamitin mo sa 2025 ang nandaya sa iyo no 2016. So that would give credibility to what I'm saying that I know what you did last summer. Actually malungkot talaga, mga kababayan, kasi ako sa mga nakakakilala diyan sa akin, kung si Richard Santillan ay nagbuwis ng buhay, siguro naman hindi lingid sa kaalaman ninyo ay naharas ako kahit dito sa Amerika ng mga kalaban ni BBM. Diba? Nakita nyo naman po na nag-gang up ako dito sa Amerika. So, yeah, Attorney Glenn. Ma'am, I think I remember one time I was there in sa bahay nila sa Nara, sa Paul's Park. It was dinner. And we were six, and then, of course, the first sa lady Park, and the president. Yan, sa Forbes Park. Yeah, sa bahay. Regular kami nandun over the course of 6 years. One time, sinabi ni Presidente, sino kaya sa atin ang nagbayad ng pinakamalaking presyo dito laban sa Smartmatic? I fully remember that day, that night. It was a dinner, and usually dinner namin about 12, until 12, 2 o'clock, 1 o'clock in the morning. Madaling araw. So,
suddenly he asked that question, si Presidente, si BBM. Sabi niya, sino kaya sa atin dito? Walo kami ha. Of course, the President, First Lady, and then anim kaming grupo doon against Smartmatic. Sino kaya nagbayad sa atin ng pinakamalaking halaga laban sa Smartmatic? And then, ang sagot ko is that, sabi ko, sir, I think I paid the highest price in this battle. I believe I paid the highest price yes in this battle against Smartmatic. I was referring to the life of Richard Santillan. Yes. And then he said, yes, I agree with you. I think I agree with you. Yun yung sagot niya. I will never forget that. Sagot ni Presidente. Yes, I think I agree with you. Now, alam 2016 niyo, to 2022 is 6 years. It's a very long time. Yeah. With blood, with life paid in this battle. And then, gagamitin na naman natin yung 2026 as a 2025 use Smartmatic when you have the power to say no. Yes. Sa mga kabalanga ko, actually, yung pinakakinalulungkot ko kasi I'm a fighter for the truth. Alam nyo yan, Attorney Glenn, na ni Piso, walang sinamahan ko kayo sa battle nyo, nataya ko na rin yung buhay ko, na ni Piso, wala akong hinihing kapalit every time na mag-usap tayo, magkita tayo sa Pilipinas. Ang pinakanalungkot ko nung pumanaw nga po yung mother ni Richard Santillan less than a month, isa sa mga dahilan po bilang isang ina, yung stress na araw-araw iniisip mo ang anak mo na nagbuwis ng buhay dahil sa pakikipaglaban sa Smartmatic, hindi lang basta buwis ng buhay eh, tinorture, alam nyo na siguro yon. Tapos, naipanalo natin yung presidente na gusto natin, na sinamahan natin, nalabanan ng Smartmatic, tapos tama po kayo, Attorney Glenn, tapos gagamitin uli natin sa 2025? Actually, ma'am, mga kababayan, I believe more than ever na gagamitin talaga yung Smartmatic sa 2025 by this administration. That's why I'm fighting tooth and nail. I mean, I've invested 6 years of my life helping them. And then we have come to this point na dapat manalo yung taong bayan kasi nanalo yes. kayo, pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters with a question mark. With a question. You yeah. know what I mean? Pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters with a question mark. Oh, and what are we going to do? Ipipilit pa natin yung Smartmatic? Come to think of it. Yeah. The future of the entire Filipino state and its people are in your hands. Huwag mong ibigay sa isang mandarayang sistema tulad ng Smartmatic. Actually, by disclosing what I know you did last summer, it is more of against the Smartmatic because alam ko pag binitawan ko, sira yung negosyo ng Smartmatic worldwide. Yes. So, and I'm bracing for myself na may gagawin na naman itong Smartmatic laban sa akin. Maybe this time it will be me. But I'm prepared to shed my blood to fight and give the Filipino people a chance to fight against you, itong Smartmatic na to, represented by George Garcia and the Philippines. I'm with Klaruhin you. Natin. I'm always with you, Attorney Glenn. At syempre, mga kababayan natin. Yeah. Sabi ko nga, mahirap pala makipaglaban sa tama. Kasi minsan, akala mo yung kasama mo, yung mga naging kasama mo na akala mo sa tama nakikipaglaban, at the end pala, iiwanan ka sa laban. So, ganun talaga siguro. May mga taong ganun. But anyway, mga kababayan, samahan nyo kami dahil lahat siguro naman tayo na nangangarap na talagang magkaroon ng clean and honest election sa bayan natin. So tama si Attorney Glenn, wag nating bitawan to. Actually si Bagong Lipunan, hindi rin niya binibitawan ng issue sa Smartmatic. Thank you, Roy. And okay, actually mga kababayan, mas malaki yung imperatives for us to fight now together dahil nakasandal sa mas matibay na pader si Smartmatic than at any other moment in our history. Believe me. Nakasandal ngayon si Smartmatic sa mas matibay na pader than any other administration from President Gloria Macapagal Arroyo to Benigno Aquino to President Duterte. You know what I mean? Yeah. Because I know what they did last summer. Paulit-ulit kong sasabihin to.
We If know the what you people did. one day will know. Yeah, we know what you did last summer. Actually, I was there in the Philippines. Okay, so moving forward, Tornigla. Actually, merong talagang sobrang follower mo ito ever since. Sinuportahan ka nito nung lumaban ka. Sa lahat ng laban mo, sinuportahan ka. I'm not supposed to ask this question, but pero dahil itong taong ito ay talagang sinusundan ang mga issue sa ating lipunan. At ito ang tanong. Coming from Helen Brother. Helen, how are you? Andiyan ka ba? So ano, Tita Helen, thank you. Yeah, regarding po ito sa Maharlika, ako yun, no? Sa Maharlika Sovereign Fund. So, syempre siguro naman, updated guys sa nangyayari, pumasa na yan sa third reading. Ako naman sa lahat ng investment, ako personally, hindi man ako knowledgeable about like you. Pero pag sinabi kasing investment, maganda yan pakinggan kung nasa nasa tamang landas. Ano po yung point of view ninyo dito sa Maharlika Fund regarding kung ito ba ay may tamang safeguards, may invest ba sa tingin nyo ng tama ito, o bakit kailangan ng taong bayad to kasi minadali ito eh. Sabi nga nag-comment kanina, sabi ni Roy, kung ang Maharlika Fund nga ay minadali ng ating presidente, bakit hindi yung Smartmatic? Pero napag-usapan na natin yung Smartmatic, what is your point of view dito sa Maharlika Fund? Bakit minadali? Kailangan ba natin? Ano ba ang downtime nito? I'll come to that, ma'am. Pero you have a very good point. Kung yung Maharlika Sovereign Fund Bill ay pwedeng imadali sa lower house and the upper house, that's the House of Representatives and the yeah. Senate, mapadali, maisang batas agad. Yes. Why does it take a long time to get rid of Smartmatic? Isang ehensya lang yan, Commission on Elections. Di ba? Yeah. Well, if there's a will, there's a way. Simple lang yan, mga kababayan. Now, on the issue of Maharlika Investment Fund, actually, anong congressman pa ako, binala ko rin yan na magkaroon ng sovereign wealth fund ang Republic of the Philippines. Okay. Just like Temasek Holdings in Singapore. That's one of the biggest sovereign wealth funds. Well, of course, Singapore is a shining example on how to manage sovereign wealth funds. Pag sinabi mo yung sovereign wealth funds, parang yung pera natin, we invest it, and then in order to earn. So, one thing is that, as I know, in Singapore, yung Temasek Holdings, they usually invest, may priority sila doon sa mga supply chain corporations. Kasi they want to make sure that their exports aabot sa market because they control the supply chain. Yung mga companies na nasa supply chain, yung mga malalaki. So they invest there. Actually, Temasek Holdings, I think, is still an investor of Globe Telecommunications. So, meron siyang investments dito sa Pilipinas. They spread their money across many industries, across many economies. But one thing, nakafocus sila doon sa, meron silang focus or priority doon sa mga supply chain, yung mga logistics firms, para to make sure that their exports reach their markets, steady yung supply, steady yung exports nila. Well, I think that is one example na magamit mo yung sovereign wealth fund to further strengthen your local economy. Diba? We export products. So yes. we invest in logistics firms to make sure these products reach the market or expand to other markets. That's one thing we can do with investment funds. The other one is it can provide us another revenue stream for the government. Hindi lang yung taxes, di ba? Hindi lang yung taxes na tayong taong bayan, nagbabayad ng buwis, ninanakaw lang ni Comelec at ni Smartmatic yes. na walang, walang humpay. So, if you have a sovereign wealth fund that is well managed, it can return dividends year in year. Yeah. So, pag regular yung return ng dividends, then it can provide a revenue stream for the government, although hindi malaki, depende sa capital and the rate of growth ng fund. Now, the drawback is the temptation for corruption. Temptation for corruption, again, the example for that is 1MDB, One Malaysia Development Berhad.
the sovereign wealth fund in Malaysia. Oh, neighbor lang yan ni Singapore. So Okay. si Temasek Holdings in Singapore is very well managed. It has provided a source of revenue for the Singapore government. Ang opposite naman is that the neighbor, Yeah. si One Malaysia Development Berhad, ninakaw sinipon off yung pera. I think itong 1MDB was funded partially by capital and loans. May loans yan na component. So ninakaw yan, and the result is that the Prime Minister of Malaysia, dati si Rajib Nizak, was imprisoned. Parang 12 years yata yung sentensya niya. Now, pag pumasa tayo nitong itong Maharlika Sovereign Wealth Fund, ang tanong ko is, do we have the institutional capacity to make the people running the fund fully accountable in case everything goes wrong or anything goes wrong? That's the problem there. Doon tayo mag-focus. Aside from, of course, na you have to put the most qualified people, the most qualified people in running this sovereign wealth fund. Hindi ito pera to ng taong bayan. We have to take good care of it. And then, yung accountability, yung institutional accountability, yeah. Sad to say, I'm very sorry. Yung ombudsman, it's a failure. Palpak. Palpak talaga yung office of the ombudsman. I don't know. Maraming nagsasabi, binibenta yung mga kaso. I don't know. I have no personal knowledge. But sa personal ko, it seems to be so. Meron ako mga kaso dyan sa mga pulis. I'm sorry, pero yung resolution parang sinulat ng ano eh. Parang sinulat ng undergrad ng ano eh. Parang elementary. Low undergrad eh. Low undergrad. Oh, parang elementary yung sumulat. I mean, I can point out. I mean, if the ombudsman will call me to account for itong mga sinabi ko, so ipakita ko, ito yung resolution ninyo. And then, ibangga natin yung facts. Ibangga natin yung facts and yun yung evidence and then yung resolution ng mga abogado nyo doon sa Office of the Ombudsman. That's why I say, if there's one big failure in this in accountability institution, it's the Office of the Ombudsman. Palpak yan. Sige. Sabihin mo, pag sinabi ni Ombudsman Martires na, oh sige, you account for what you said. Okay, I will show you. Ito yung resolution ninyo. Ito yung evidence. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Magkano benta nito? Itong kaso na to. I have... Ilan ba yung kaso kung kami bin dyan sa ombudsman na pinag-dismiss ninyo lahat? So, yun yung malungkot. Judging from experience, yun ang point ko. Gagawa tayo ng sovereign investment fund, sovereign wealth fund, and then, ang accountability, ang institutional accountability dito sa Office of the Ombudsman, palpak. So, we will end up like 1MDB. So, yung gumawa ng batas na yan, I will not blame them, but kulang yung safeguards, yung mekanismo to make sure that our funds are safeguarded, especially because ito pa this is another problem. Pag naupo ka sa gobyerno, ang mindset ng inuupo mostly sa gobyerno is free for all ito, magnanakaw ako rito, magma-maximize ako rito. Oh. Yan nga nangyayari. Hindi yung nagmamalasakit ka for your country. I'm not saying I'm perfect. But just look at my record when I was congressman. Yeah. Wala kang makikita ang ginawa ko masama. I mean, I'll say publicly, you check the records dyan sa Department of Public Works and Highways. Binigyan ako dati dyan. When I was congressman, binigyan ako ng 209 million na project, yung road resurfacing. Mga kababayan. Ma'am, mga kababayan, ito yung road resurfacing. Ito yung lubak-lubak na kalsada. Lubak-lubak na kalsada. Tapos, lalagyan mo ng base course. Base course 101. Yung yan. Item parang 101 papatong. Sa DPDM. Yes. Papatong mo lang yung mga bato, mga soil. Tapos, pipisunin mo. Tapos, pagdating ng malakas na ulan, wash out na yung project. Next year, papandingan ulit. Project ka na naman. Nabigyan ako niya. Yes. Paborito yan na project ng mga kawatan. Sorry. So, paborito yan project. Okay? This is one example. I mean, I'm talking from my personal experience, from my heart. Oh, yan. Binigyan ako ng DPWH. Check the records ng DPWH.
check the National Expenditure Program in 2009. Binigyan ako ng 209 million pesos na road resurfacing. Kaya nga sabi, resurfacing. Kasi susurface mo lang tatapalan ulit. Tatapalan mo lang. So tatapalan road, mo lang. Mm-hmm. Yung tatapalan mo lang, yes. Mm-hmm. Pipisunin mo lang. So, pag ikaw ang congressman, kalahati sa inyo yan. Kickback mo yan. 50%. Mm-hmm. So, sa 209 million, I could have 104.5 million in 3 months' time. Wow. Kaya tatlong buwan lang yun eh. So, 105 million, sabihin na lang natin 105 million, I could have it in 3 months' time. Kaya pa, tao din lang ako. So, tao din lang ako. I could be tempted, so hindi ko siya ginalaw that day, that night. The next morning, pagbalik ko sa office, sa House of Representatives, sumulat ako kay Secretary Ibdani. Sabi ko, susuli ko itong 209 million. Ayoko ng resurfacing. Ito yung stations na mga kasada ko. Gusto ko ibalik mo, pero road road concreting, simintuhin mo yung kasada. Ayoko yung patatapalan mo lang. Tapos pagdating ng ulan, ma-wash out, wala na. Next year, 209 million uli. Grabe. So kaya, sabi ko, isusuli ko itong 209 million, ibalik mo sa akin, ito yung station ng mga kasada ko na ipapasiminto ko. Kaya tanungin mo sa biliran, ang napasiminto kong kalsada is 32 kilometers in 3 years. Ang napasiminto ng kalaban ko, 31 pala. Yung sa akin is 31 kilometers in 3 years. Ang napasiminto ng kalaban ko, 32 kilometers in 12 years. Oh my God. Ang layo. So, nakita mo yung difference? Pareho lang yung length namin. 12 years sa kanya, 3 taon lang sa akin. We lost 9 years of development. That's the face of corruption. Oh, that's the face of corruption. Wala akong 105 million, but I can tell it to your face, tinalikuran ko yung 105 million na kickback. Yeah. And that's why I have the moral ascendancy to fight against Smartmatic, because this is what I believe is causing a lot of problems for our country. Yeah. Oh, sige. Sa mga magdududa sa akin, tanungin mo. Check nyo yung records sa DPWH. Oh, nandun yung sulat ko. Nandun yung istasyon kung anong mga kalsada sa biliran ang pinasimento ko na sa 209 million. Wala akong 105 million, pero ang kalsada nandun pa rin. Even 12, 13 years after I ended my term. Di ba? Yes. So you save a lot of money. Isang 209 million for 13 years, nandun pa yung kalsada. And the government doesn't have to fund it because the road is still there. Pero kung korakot yung congressman mo, yung 209 million times 13. Kasi every year may 209 million. Every year pagdating ng ulan, nawawash out. That's the basic example of what corruption will do. So yung 209 million na nasave ninyo times 13, magkano na yun? About 2.5 billion pesos. E di mapatayo natin ang ospital. Yes. E di mapunduhan natin yung medisina ng mga kababayan natin. Pero kung ibibenta ni Smartmatic ang posisyon ni congressman at nagbayad si congressman, napupunta kay Smartmatic ang pera na para sa inyo. So that's why we need to band together para matanggal itong Smartmatic at magmalaya muli ang bawat Pilipino. Yes. Kaya napakalungkot kasi mga palangga, tingnan mo ha, ang pinag-uusapan namin ni Attorney Glenn Chong, Comelec pa lang ha. Then yung example niya nung DPWH, nung time na congressman siya. So imagine niyo kung lahat ng ahensya ng gobyerno, katulad ng mga kinukuwento ko sa inyo, nakaraang vlogs ko, talaga naman, kawawa talaga yung Pilipino. Hindi talaga babangon kung patuloy na dinadaya tayo sa eleksyon, nandiyan dyan pa yung Smartmatic, tapos yung mga ina-appoint din ay mga naglalagay at iba pa. So it's just so sad, Attorney Glenn. So siguro naliwanagan yung si Miss Helen Bratter, yung ating mga palangga also, sa Maharlika Investment Fund o Sovereign Fund na maganda yung investment, you know, kung gagamitin sa tama. Hindi lang maganda kung hindi kumbaga kung kakurakutin. So, additional question ko. Aside from that, ma'am, is that of course, pera natin yan. It's being managed by people. And then, dapat matibay yung accountability ng institution, democratic institutions natin. No, and then, no. I-connect ko ulit ito, ha? Sige lang. Kung ako ang presidente at in-appoint ko itong mga taong ito,
na mag-manage dyan sa Maharlika Fund na yan. And ninakaw yung pera. Ninakaw yung pera. Ultimately, the responsibility is to me, the appointing authority, kung ako yung napili sa kanila. Although, itong mga nagnakaw, kakasuhan. Mm-hmm. But ultimately, politically, ako dapat ang managot. E kung ang election, si Smartmatic magpapatakbo, babayaran ko, mananalo pa rin ako. Yeah. So there That's you are. Yeah. Walang accountability. So the next time, mag-appoint ulit ako na magnanakaw, kukuha ako ng kickback at ibabayad kay Smartmatic. And the corruption goes on in an endless cycle. Yeah. Simple lang yan, mga kababayan. Walang magbabangon. That's why we need to stand up today. Yes. Walang babangon. Lahat tayo. Baon. Yeah. Mababaon tayo dahil That's actually, right. Mababaon tayo. Anyway, yes, Attorney Glenn, so may issue tayo dito, maraming mga kababayan natin. Actually, kanina, like a minute ago, na before we started, inopen ko to sa'yo about sa pawnshop issue, yung sanglaan dyan sa Pilipinas. May mga nag-message kasi sa akin na hindi ko maintindihan. Although nagsasanla rin ako kahit sa Amerika, nasubukan kong magsanla dito, no? Pag nagigipit ako. Di ba? Nagigipit ako, nagsasanla din ako, Attorney Glenn. At saka ako ay suki rin ng pawnshop. Nung, sa Pilipinas kasi pag nagipit ka, kung ano makita mo sa bahay mo, pwede ko kaya isang lato, mga ganon. So, ang daming mga nagme-message sa akin na yung, may idea ka ba about yung mga charges or yung mga penalties na binibigay ng mga pawnshop? Gusto ko kasing pag-usapan to. Ano may isi-share mo dito sa usapang pawnshop na ito? Ma'am, I don't know if Naririnig ko kayo. Okay. Can you hear me? Yes, yeah. Okay, I'll just remove this one. I said I can hear you. I think I can still hear you. Okay. Actually, kahapon, sinamahan ko yung sa kong kaibigan. Doon kasi ano bang tawag doon? Yung nag-redeem ng kanyang Nagtubos? Yeah. Sorry because hindi naman ako pumunta sa Sorry to sa interrupt niyo. Ako madalas yung mga sinasanla ko, hindi ko na natutubos. Okay, buti natubos pa niya. Okay, go ahead, Attorney Glenn. Okay. nagbayad siya, ay tinignan ko yung clerk, nag-compute siya. Okay. So I know 2% yung interest per month. So alam ko, lumagpas doon sa maturity date. So, meron siyang 2%. So, maturity ko, date yung is buwan one na, month, diba? Sorry, ito yata yung buwan ng one month na maturity. Yeah, okay. Tapos lumagpas ng tatlong araw. So, nagbigay na naman siya ng another 2%. Tapos, pangatlo niyang 2% is, mga kababayan, makinig kayo nito ha, kasi I know mahilig magsanla like me. May mga experiences na ganito, but they just could not fight. Hindi nila kayang lumaban. Hindi nila kayang mag-question. So, nung tiningnan ko, 2% interest. So, sabi ko, ito yung accrued interest ng maturity. Ano ba ibig sabihin ng accrued? Kasi lumagpas sa maturity ng isang buwan. Okay. Plus 3 days. So, ito ha, 30 days, 33 days lahat. 33 days lahat. So, yung 30 days, 2%. Tapos may 2% na interest na naman. Mm-hmm. Tapos may 2% na surcharge or penalty. So, sinabi ko doon sa clerk, bakit may isang buong buwan dito? E 33 days lang to na outstanding from maturity. Nag-lap siya from maturity, 33 days. Outstanding from maturity, 33 days. So, dapat, isang 30 days na 2%, ay isang 3 over 30. 3 over 30, kasi 30 days naman eh. 1/10 lang ang lumagpas. So, 3 over 30 times 2% of 2%. So, tapos, okay, yung 2%, ano yan? Penalty. Okay. So, tanong ko, nasaan sa provision ninyo? Sa likod nitong pawn ticket, nasaan dito ang nakalagay na you will collect? Yeah. Thank you, Tita Helen. Si Tita Helen, she knows that. Accountant yan eh. Yeah. Accountant yan si Tita Helen. Because alam niya, accrued interest is interest earned. Earned. Yes. Na-earn mo na yan. Okay. So sabi ko, bakit mo kinumpute na isang buwan yung 3 days? Kasi 33 days eh. So may 2% siya for 30 days. May 2% na naman siya for 3 days. And 2% for penalty. Sabi ko, nasaan dito sa term?
ang mga you are entitled charges. to collect the full amount of 30 days, 3 days lang itong lapse. Then pinoint out niya yung provision number 16. Okay. Sabi ko, Miss, mali ka. Kasi ang nakalagay dito, you're entitled to the accrued interest. Ang accrued interest is 33 days, hindi 60 days. Kasi yung 27, hindi pa naubos. Binayaran na niya, inubos na niya. So eventually, ganito yung issue. Hindi tayo dapat magbayad ng interest doon sa lumagpas. I mean, hindi pa naubos yung time, di ba? Yes. Kasi 3 days lang naman lumagpas sa 33 days lang lumagpas. In effect, pinabayad siya ng good dapat for 3 days months, lang yung babayaran days. Mo. Yung 3 days lang na lumagpas. Oh, dapat. Dapat, ma'am, 33 days lang ang babayaran niya interest. Yeah. That's the accrued interest. That's the earned interest. Hindi na earn ng pawn shop yung 27 days. Bakit mo pinapabayad yung nagsanla? That's my point. And I think the central bank should look at this practice, yes, because ito yung ginagawa ng mga pawn shops. Kasi regulated ito ng central bank, di ba? Dapat kontrola. I mean, nire-regulate nila. Chine-check nila kung yes, tama ba. The pawn shops, online lending, yun, online, lending. Online or not online lending, they are covered by the central bank. They are supervised by the central bank. So you call out natin yung central bank, huwag niyong hayaan na abusuhin yung mga Pilipino, yung ordinaryong Pilipino who cannot fight for their rights. Di ba? Kung for example, nagsanla kayo, good for 30 days, tapos nagkapera na kayo, itutubusin nyo on the 15th day. Bakit mo papabayarin ang 30 days? 15 days lang. You didn't earn the 15 days. Yung 15 days lang yung pera na ginamit ng tao tapos binalik sa inyo, huwag niyong kuliktahin yung buong 30 days. That's my point. Because it is not fair. Ang naghirap na kumita ng pera ay yung tao, hindi kayo. Yung pawn shop. Sa US, ganun eh. Kaya kasi tumanggap na kayo, kumbaga pinaarkilan nyo lang yung pera ninyo. So, kung how many days ginamit ng tao, doon lang dapat ang babayaran. Hindi kayo lumagpas. Hindi nyo pwede sabihin na yung isang buong buwan na babayaran mo. That's not fair. Grabe. And I think the central bank should look at this, I mean, from the point of fairness. So, inisipin mo, yung ordinaryong tao ang naghahanap ng pera. They're the ones toiling under the heat of the sun para kumita, para mabayaran yung utang nila, para matubos yung alahas nila doon sa or whatever na sinala nila. Yeah. And that's, I think, the central bank should look at this. Huwag natin abusuin yung bawat, I mean, look, sino bang congressman, sino bang senador ang nag-iisip ng ganyan? I don't think so, David. Think, why? Magbabayad ka lang kay Smartmatic. Mananalo ka na. I know. So, ang nakakalungkot ito, ulit natin, that's the point. These are daily examples. Buti na lang, napunta ako na sa punsa. I don't know kung nakilala nila ako. Basta sabi ko, I'll put this down. I'll put this on social media. Bahala kayo. I don't care if congressman yung maaari na sandahan ninyo. Kilala ko siya. And I suppose, kilala din ninyo ako. But let the people know. Papaalam na ito. And by the way, ito pa, ma'am. Mm-hmm. Mga kababayan, and attention, BIR Commissioner Lumagi. Lumagi. Hindi siya binigyan ng resibo. Hindi siya binigyan ng resibo. Sinabi ko, o yung pong ticket ko, kunin ko. Kahit sige, question ko yan sa korte at sa Banko Sentral. Sabi ko, kunin ko yung pong ticket. Sabi niya, hindi namin ibibigay ito. Sabi niya, sabi ng kasama ko, picturean mo na lang. Adi, pinicturean ko. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng resibo. Pagkatapos, walang resibo binigay. I think si Commissioner Lumagi ng BIR. Lumagi. Just let Carmela call me. May number si Carmela sa akin. I'll tell you which concept this is. Actually, basta nahapon yun, walang resibo. Kuliktahin nyo yung resibo doon sa concept na yan. Even if pag-aari ng congressman. Yeah. Attorney Glenn, ang punot dulo lahat ng pinaglalaban natin para sa fairness, justisya para sa ating mga kababayan, punot dulo lahat dito ay ang pagbabayad ng mga politiko o during election at pagtatalaga ng mga tiwaling mga tao sa gobyerno. Then itong alam niyo yung pinag-uusapan nating yung pagsanla na sinisingil ka ng interest na hindi mo naman nagamit. And later on, online lending ang pag-uusapan natin kasi may nag-message sa akin. Bawat Pilipino siguro naman naranasan yung magsanla unless na sobrang yaman talaga kayo. Kasi ako, nung nasa Pilipinas ako,
talagang kukunting alahas na lang namumurahin, isa san lamo pa. Actually, may joke kami diyan ng ano ng mga kaibigan ko kapag ano, kapag yung kailangan namin ng pera. Ang may friend ako diyan nung college ako, sabi niya, "Day, sabi niya, ano, ipapakulong mo na naman yung alahas mo, day. Ipapakulong namin sa sanlaan." Kasi 'di ba pag mo sa sanlaan, 'di ba nakaparang nakarehas sa turning lane yung ano? Nakarehas. Yeah. So, no, imagine mo kung ilang kababayan natin, ilang milyon na nagsasanla sa piso, 2 piso, 5 piso, ilang milyon yung, you know, kinikita nito or dinodorobo ng mga pawnshop owners. That's my point. Maraming Pilipino ang araw-araw nagsasanla sa kanila. Alam mo, kaya dumami yung mga sanlaan because nandun yung demand. Nandun yung demand. Market. Mm-mm. Ang point natin dito, mga kababayan, is ipapaalam natin sa Banko Sentral, look at this practice. It's actually predatory practice. Kasi yung ordinaryong nagsasanla, wala sang choice. Kundi, pumirma doon sa terms, yung ticket terms sa likod. Dahil wala sang choice. This is an imposition. This is a predatory imposition. And as Banko Sentral, should look at it because ang point natin is be fair. Kung ano yung interest na kinita ng pera ninyo, yun ang dapat ang babayaran ng taong-bayan. Hindi. Hindi yung papabayarin mo siya sa buong isang buwan kung hindi naman niya ginamit yung pera mo ng buong buwan. Yes. Grabe talaga. And that is what politicians, yung mga kaupo dyan sa House of Representatives o dito sa Senado, should look into to protect itong ating mga kababayan. That's another issue, actually. Ito pa. Yes. About February yata yun. And I apologize doon sa cashier yata yun ng SM. Yeah, sa SM. Cashier yun ng SM. Napagalitan ko yun. And I really apologize. Kasi, ang point ko is ganito. Bakit mo ko pabibilhin ng supot na you are obligated to put to provide my, yung binili ko dun sa supot? You get what I mean? Yes. When I bought from you, ito, the notorious practice talaga, the notorious practice to ng SM, na pag bumili ka, di ba, ang ibibigay sa'yo, dati, meron yan. Plastic, yes. Okay. So, binibigyan tayo. O yan. Then later on, ito ng karton. Yung karton. O walang problema. Karton. Oh. And then, later on, maobliga, i-obligate kanila doon sa, yung, ano ba yun? Parang, support. Plastic. Yung mga I don't know what that they call that. Basta may itim, may green. O yung, may color coding yan. Oh, nakita ko yan dyan. May bayo. 40 pesos na tayo dyan. Bakit ako pababayarin mo dyan? Obligasyon mo, nabigyan mo ako ng lalagyan ko sa binili ko. Kumita ka na sa binili ko. Kikita ka pa doon sa lalagayan ng binili ko. That's that's too much. Ang ibig ko sabihin, pati parking, that's CSM pa rin. Eco bag daw. Sabi ni Josila at Victoria, yung eco bag. Hindi, pero dapat may pinaprovide sila bag, talaga. That's my point. Ang default pa nila, eco bag ang kukunin. Hindi lalagay doon sa default kasi pababayarin ka. Paano kung ayaw magbayad, gagawin mo yung... Yeah, I know. Oh, that's not fair. Kumita na si SM doon sa binili natin. Kumita na si supermarket doon sa binili natin. Tapos, kumita pa sila doon sa mga advertisement doon sa loob na tayo yung captured market. Yes. They earn many times over. Alam nyo, yung mga gondola sa harap, yung gondola sa likod, yung signage yan, may bayad yan. So, kumita sila. Dahil pumasok ka doon, tumingin ka doon, may kita sila doon, kumita sila doon sa binili mo. Ayun, pati yung bag, pababayaran sa'yo. That's my point. Kung malaking negosyo na kayo, kumita na kayo ng pera, kukunin nyo pa yung pera ng mga maliliit natin, yung mga kababayan. Kaya lagi talagang kawawa ang mga kababayan natin, Attorney Glenn. Ito pa, yung katanungan sa online lending. Ito, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, "Hi po, Ma'am Marlica. Sumulat ako sa inyo upang i-address itong issue sa online loan application." Loan, yun sa mga Facebook yata. I'm not really familiar. Pero i-address ko na rin po ito sa inyo. Sabi niya, "Karamihan ay hindi rehistrado sa Security Exchange Commission. Grabe ang mga illegal charges nila, Ma'am. Halimbawa po, kung mag-loan ka ng 5,000, ang release dyan ay 2,100 pesos na lang. At ibabalik mo after 1 week ng buo yung 5,000. Grabe, 2,900 yung kinaltas nila.
Tapos sabi yung dito, tinanggal. Oh. Yung tinanggal. Oh, 2-1 na lang yung inutang mong 5,000, 2-1 na lang daw. Pero ibabalik mo yun ng buo in a week. So kung di mababayaran after 1 week, ang penalty ay per day ay 1,000. I don't know kung gaano ka Ma'am. Tapos, oh. Ma'am, ang payo ko po sa inyo, yung sumulat po sa inyo, ang payo ko po sa inyo, huwag niyong bayaran. Kaso lang, huwag niyong bayaran. Glenn, and let them help you to daw, court. Questionin bilang, mo yung practices nila. Anyway, hindi ka naman kakasuhan kasi illegal sila eh. Yes. At pero ang malamit dito, they have dito, more to lose. Hinaharas daw sila. Meron daw silang kapitbahay. Ay, report na sa police. Chan. Oh, may nagpa-blatter na gano'n, Chan Akil. Sabi niya, meron daw silang kapitbahay na laging hinaharas hanggang sa inatake sa puso. But to shorten the yung mensahe niya, so, ano ang gagawin ng mga taong bayan? Kasi marami talagang kumakapit sa ganitong online lending. Eh. Pero parang too much naman yata yung 5,000 inutang mo, 2,100 lang ang iyong makukubra. Tapos babayaran mo ng buo. Ano yung may advice niyo po, Atty. Glenn, sa ating mga kababayan? Kung ako, hindi ko babayaran yan. Let them learn their mistake the very hard way. They will go out of business. That's the only way to do it. I mean, idadaan mo naman sa court system. Sino? Mas malaki pang gagastusin. Definitely hindi sila magpa-file ng. Oo. Magpa-file okay, ng. So huwag ka magbayad. Sila pahabulin mo. Because anyway, if they're illegal, they have much more to lose. At kung yes, ihaharas ka, i-report mo, ipablatter mo sa police station. Okay, that's good. Ayan, mga palangga. Akil, narinig mo yan. So, ang dami ko kasing binasa dun sa page na yun, pero wag na lang natin, I think wag natin pangalanan yung lending company, ano? Kasi hindi pa naman natin sila na-validate. But ito lang po yung reklamo ng taong bayan. You know what, mga kababayan? The reason why tina-touch natin tong mga topic na ito, parang, di ba, kami lang yata ang nag-touch sa topic na ito. Kasi ang concern dito, tayo lahat, mga Pilipino. Kasi pag wala kang pera, kahit 1,000 sa Pilipinas, di ba, ang hirap kitain o mahirap pa nga mangutang kahit 1,000. Tapos, you know, itong mga lending companies na ito na mga fly-by-night, di ba, tapos haharasin pa yung mga kababayan natin nga na minura-mura at yung iba inaatake sa puso. So maganda yung advice po ni Atty. Glenn Chong na i-file ipablatter ninyo. Ma'am, I could not hear much because basta ang masasabi ko lang is that kung naipit kayo dyan, huwag nyo nang bayaran because these are illegal. Basta kung fly by night, may laban ka dyan kasi hindi naman kanila hahabulin. Kasi kung hahabulin ka nila, mas malaki yung babayaran nila sa mga penalties, PIR, plus yung regulatory SEC. So, hindi ka nila hahabulin. At kung iharas ka nila, i-report mo sa police, ipablatter mo para meron kang ground to. Because hindi makatarungan na hihaharas ka nila dahil may utang ka. At huwag po kayo matakot na, huwag kayong matakot. Kayo. Kasi hindi yan sila magpa-file ng case sa utang ninyong 5,000 lang. Kasi mas mahal yung lawyer. Sa acceptance fee pa lang, acceptance fee pa lang, maybe 50,000, Definitely, hindi po kayo ma'am, mga kababayan, nangyari yan sa akin dati. Mm. Hindi naman sa akin may utang. Hindi naman sa akin may utang. Pero itong smart communications, may broadband ako dati. Broadband ko. Okay. Yeah, okay. Tapos nasira siya. Wala na akong service. So, I called up Smart. Mm-hmm. So, ang sabi ng Smart na, wait lang ng 7 days. We will repair that. So, I waited for 7 days. Hindi naman ni-repair. So, I waited for another 3 days. Hindi pa rin. So, tinawagan ko ulit si Smart. At sinabi ko, yung router nyo, tsaka yung telepono, ginunting ko na, nasa labas ng gate ko, kunin nyo na lang. Oh, yun ang sinabi ko talaga. Yes. Okay. Your router and your phone, ginunting ko na, nasa labas ng gate ko, kunin nyo na. I don't need your service. So, lumipat ako kay Globe. Uh-oh. So, eto na. Pag the end of the month, may bill ako. So, sabi ko, I'm not going to pay for that. Hindi ka na kinababayaran. Yes. Dahil, inutol ko na, wala naman nag-repair. Yes. Oh, wala nag-repair. Mm-hmm. A month later, may pumunta, magre-repair. Sabi ko, nandiyan yung telepono nyo sa labas, oh. Nandiyan yung router nyo, kunin nyo na, dalik nyo na. Mm-hmm. And then, binil ako, after 3 months, eto na, tumawag na, may nangungulit pa na. Oo. Yung katulong ko, hinaharas yung katulong ko. So sabi ko, sige, bigay mo sa akin pag
tumawag ulit. Eh, tumawag ulit. Yung sabi ko. Okay, okay. Ito yung story nitong account na to, ha? So, sinabi ko. Sabi ko, kung gusto nyo na kakalag ka rin ko kayo sa NTC, even if you are smart communications, kakalag ka rin ko kayo sa NTC mm-hmm. at sa korte, tumawag ka ulit. They never called back. Oh, di ba? Talagang kailangan sindakin mo din sila. Not really no, sindakin mo, eh. Alam mo yung rights mo. Marunong ka lumaban. Yes, yes. Wow, grabe. Sa Pilipinas talagang hanggang ngayon, masalimot. Even nandiyan ako sa Pilipinas. Tapos meron ba yan silang, ma'am, meron pa silang offer-offer eh. Pag ang account mo ay, ang utang mo ay 10,000, kung magbayad ka lang ng 3,000, okay na. Sabi ko na ka magbabayad kahit piso. Kasi yung telepono nyo at router nandun na sa gate, matagal na yun. Yeah. Oh, diba? So talagang kailangan mga kababayan. Hindi itong tinutuhanan ko because we should fight for our rights as consumers, yeah. as voters, as citizens of our republic. Because kung ganyan tayo, na marunong tayong lumaban, yung lahat ng kalaban natin, matatakot sa atin. Matatakot. Remember, yes. there's no greater power than the people themselves. Exactly. Kaya nga po ako, Attorney Glenn, no, maikwento ko lang saglit. Pag sa, nang nasa Pilipinas ako, pag pumupunta ako sa mga ganyan, mga, may mga ganyang scenario na tinitake advantage ako, sumisigaw talaga. Nagwawala, gumagawa talaga ako ng scene. May mga moment ako, oh, sige, magtumawag kayo ng police, aantayin ko yung police, magdemandahan tayo. Tapos, siguro dahil na-intimidate sila sa akin, oh, sige, palahayaan nyo na yan, yan, pakawalan nyo na. I mean, wag na kayo makipag-deal sa babaeng yan. So anyway, moral of the lesson palangga, you always fight for what is right. Hindi porket, you know, ang ating mga, tayo ay mahirap lang, eh wala tayong karapatan. Lagi na lang tayong under dito sa mga negosyante at sa gobyerno. But anyway, final words, Attorney Glenn Chong, sobrang thank you dahil na-update mo kami sa mga, especially sa ano, kaso ni Richard. Any final words sa ating mga kababayan na matuloy na kasama nating lumalaban sa Smart Magic or Smartmatic? Ma'am, thank you for this opportunity na we can talk these issues. Balik na uli sa ating mga kababayan. Thank you din mga kababayan for giving us your time, your attention. Ito mga pinag-uusapan natin, they are all connected sa buhay natin. Ano man yung istasyon ng buhay natin. Rest assured, si Ma'am Maharlika and me, we will keep fighting along with many others. Marami tayong mga grupo dyan, si Pace PH, si Ate Janet, and many others na nagtutulungan. And we'll keep fighting. We only want you to fight with us. Because itong laban na to ay para sa ating lahat. Maraming salamat, Attorney Glenn Chong, sa susunod muli. Thank you. Mag-ingat po kayo and see you soon dito sa ating channel. Maraming yes, salamat. Yes, ma'am. Thank you. All right. So ayun, mga palangga, narinig ninyo ang aming pag-uusap ni Attorney Glenn Chong. At least na-update kayo dun sa kanyang laban pa rin sa Smartmatic. At for sure, medyo na-beatin kayo dahil hindi pa 100% yung I know what you did last summer. Pero yun nga, so, siguro naman na liwanagan kayo based na rin sa kanyang mga paliwanag and of course, yung ating mga revelation dito. Tuloy-tuloy po at for sure, babalik ako dahil meron tayong topic, ibubukelya natin ang Chief of Staff, okay, ni Marcos Romualdez Araneta. Hindi mo na natin papangalanan para medyo may surprise ang konti na nakapagpatayo ng bahay less than a year. Dating mga dugyot, ngayon bonggang-bongga na ang mga bahay nila galing sa pera ninyo. This is your Lola Maharlika. See you later. Thank you.